to Jill Channel with Teacher Beth. Learn, be knowledgeable, and be inspired. Don't forget to like and subscribe for more videos. Thank you. Mapeh Health 2, Quarter 3, Week 8. Ang ating aralin, paggalang sa damdamin ng iba. Sa milk, ito ay ang sanggunian nito ay pivot for grade 2 na Mapeh Health at saka yung milk niyang milk food ay makikita. Layunin. Natututuhan ang tamang paggalang sa damdamin ng iba. Na ipapakita ang paggalang sa damdamin ng iba at na ipapahayag ang tamang paggalang sa damdamin ng iba. Basahin muna natin ang mga salita. Masaya sa English ay happy. Malungkot, sad naman sa English. Natatakot sa English ay afraid. Nagulat, shock. Ang English ng nagulat ay shock. Nagagalit sa English ay angry. Iguhit ang tala kapag ito ay naglalarawan ng tamang gawin ng pamilya at buwan naman kapag hindi, sulat ang sagot sa papel. Okay, number 1, pagtulong kay nanay sa paghahanda ng masustansyang tanghalian. Ang ating sagot ay tala. Pangalawa, paglalaro habang ang lahat ay abala sa paggawa ng gawaing bahay. Ano ang iyong sagot? Magaling, ito ay buwan. Pangatlo, pamamasyal at paglalaro sa parke kasama ang pamilya. Okay, tingnan natin ang dalawang larawan. Tingnan natin kung ano ang ating masasabi. Tingnan ang mga larawan, ano ang tingin mo sa ginagawa sa larawan? Ito ba'y nakakabuti sa kapwa? Bakit kaya ang babae sa kabila ay umiiyak? Ano naman ang ginagawa ng kanyang kaibigan? Sa kabila naman, ang dalawang lalaki naman, ano ang ginagawa ng isa? Mayroon, tama, isang pulubi na binigyan ng isang lalaki. Okay. Bakit kaya sa palagay nyo, maganda ba itong gawi? Nakakabuti ba ito sa kapwa? Tama po kayo. Napakahusay mo. Ano kayang nararamdaman niya? Ano ang masasabi niya? Ano ang ginagawa nila? Tama. Yung unang larawan, nagsasaad yung dalawang babae, nagsasaad ng pakikiramay ng kanyang kaibigan sa kanya. Kasi umiiyak siya. Sa pangalawang larawan naman, nagbibigay siya sa kapuspalad o nangangailangan. Sa palagay mo, ano kaya ang ating aralin ngayon? Okay, magaling. Ang iyong nararamdaman ay kasing halaga ng nararamdaman ng iba. Minsan may mga nasasabi at nagagawa tayong maaaring nakakasakit sa iba. Dapat tayong maging maingat sa ating sinasabi at ginagawa upang di tayo makasakit sa damdamin o damdamin ng iba. Ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ano ang mga paraan na nagpapakita ng paggalang sa nararamdaman ng iba. Basahin nga muli. Magaling! Sabay tayong magbasa. Paraan na nagpapakita ng paggalang sa nararamdaman ng iba. Una, iwasan ang mga salitang nakakasakit sa damdamin ng iyong kapwa.
Pangalawa, makipag-usap ng maayos at iwasan ang pagsigaw. Okay, dapat lang kasi hindi maayos ang isang suliranin o ang isang problema kung tayo ay naghihiyawan, nagsisigawan. Dapat inaayos ito sa tamang lugar at sa tamang paraan. Tahimik at saka walang ibang nakakinig sa inyo. Kundi kayo lang, nag-uusap kayo kung ano yung mga advices na iyong ibibigay o ibabahagi sa kanya para ma-comfort ang iyong kaibigan. Maging masaya sa tagumpay at kisiyahan ng iyong kapwa. Ayan, kapag may tagumpay, nanalo man ito, nanalo sa laro, ano pa ba, yung mga sumali sa contest, siya ay nanalo, maging masaya tayo sa kanya. Okay, dapat nakikiramay tayo kung ano ang nararamdaman ng ating kaibigan o kapwa. Pang-apat, magpakita ng simpatya sa mga taong nalulungkot at may problema para may karamay sila, hindi nila maramdaman na sila'y nag-iisa. Yan. Okay, pang-lima, gumawa ng mabuti para sa iba. Iwasan ang pakikipag-away. Okay, tama yan. Tingnan natin ang mga larawan, o. Yan, ang mabubuting gawa, pagtulong sa iba, sa kalikasan, sa tawa, o sa ating kapwa man, sa mga nakakatanda. Pang-anim, igalang ang opinyon ng iba, matutong makinig at umunawa. Habang nagkukwento ang iyong kaibigan ng kanyang problema, dapat tayo ay nakikinig. Ang paggalang sa emosyon ng iba ay dapat nating makagawian. Ito ang nagpapakita ng pagiging isang magalang na bata. Ang bawat bata ay tamang maging sensitibo sa mga damdamin ng kapwa nila, lalong-lalo na sa kanilang mga kapamilya, kaibigan, kalaro, kaklase at kapitbahay. Sila ang mga nakakasalamuha at nakakasama natin sa araw-araw ng mga gawain. Dahil ang isang magalang na bata ay palaging kinagigiliwan at kinatutuwaan. Paano mo ngayon ipapakita ang paggalang sa emosyon ng iyong mga kasambahay? Okay, kung may kasambahay ka, o sabihin natin ibang tao, paano mo ipapakita na ikay magalang at iniingatan mo ang iyong kapwa? Sige nga, ibahagi mo ito. Okay, napakahusay mo. Pwede nga sa paggalang maipapakita natin ang paggalang sa iba, lalo na sa ating mga kapitbahay, sa ating kasambahay, kung may kasambahay man tayo, o mga inuutusan sa bahay, nakasama at katuwang natin sa bahay, ay huwag silang sigawan. Maging mahinahon lagi kasi lalo na kapag sila ay nagkakamali, wala naman taong perpekto, dapat inuutusan natin sila ng mahinahong boses, mahinahong paraan, at hindi natin sila sinisigawan. Itinuturing natin silang kapamilya rin. Okay, subukan naman natin. Iguhit sa papel ang puso sa bilang na nagpapakita ng paggalang sa damdamin ng iba. At diamond naman o diamante kung hindi. Sulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Okay, handa ka na ba? Okay, number 1, tinatawanan ni Maricar ang pinsan niyang sintunado sa pagkanta. Pangalawa, binati ni Jerome ang kanyang kaibigang nanguna sa klase. Pangatlo, pinahiya ni Jomar ang kaklase niya na hindi makasagot sa tanong ng guro. Pangapat, pinalakas ni Oscar ang loob ng kanyang kaibigang kinakabahan sa nalalapit niyang paligsahan. Panglima, pinintasan ni Marife ang iginuhit ng kanyang kaibigan. Okay, tingnan natin ang iyong mga sagot. Number 1 ay diamante. Hindi maganda. Pangalawa, heart. Pangatlo, diamante. Pang-apat, puso.
panglima, diamante. Okay, subukan ulit natin. Aling pahayag ang nagpapakita ng paggalang sa damdamin ng iba? Sulat sa papel ang letra ng tamang sagot. Kaarawan ng iyong kaibigan, ipinakita niya ang regalong eroplano na bigay ng kanyang tatay. A. Wala akong pakialam. B. Maligayang kaarawan. Ang ganda ng eroplano mo. Ano ang ating sagot? B. Okay, number 2. Maraming sugat sa balat ang iyong kaklase. Anong sasabihin mo? A. Huwag natin siyang ilapitan. B. Gusto mo bang sumama sa aming maglaro? Okay, anong sagot natin? B. Okay, number 3. Okay, ang sagot ay A. Ano daw yun? Umiiyak ang iyong kapatid dahil nadapa siya habang naglalaro. A. Huwag ka nang umiyak. Tara, gamutin natin ang sugat mo. Okay, A ang sagot. Sa B, ang lampa mo kasi. Okay, ang sagot ay number 4. Nabangga mo ang iyong ate habang ikaw ay tumatakbo pauwi. A. Pasensya ka na, di ko sinasadya. B. Di ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Okay, ang sagot ay A. Number 5. Naging top 1 sa klase ang iyong kapatid. Okay. A. Chamba lang yan. B. Binabati kita. Okay, ang ating sagot ay B. Okay, salamat sa panonood. Sana may natutuhan ka sa ating napag-aralan. Ako ka pala si Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update ka sa panibago kong videos. God bless!